Magandang umaga mga bata! Narito muli si Ma'am Jian. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang Physical Education or PE. Tayo ngayon ay nasa Quarter 2 ng Week 5. Ang ating paksang aaralin sa araw na ito ay mga kilos locomotor sa iba't ibang direksyon. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang layunin sa araw na ito. Katapos ng araling ito, kayo ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang kilos, galaw, gamit ng tuwid, paliko, sigsag, mataas at mababang level. Sunod na isasagawa ang paglalakbay sa tuwid, paliko, sigsag, mataas at mababang level. At panghuli, napahalagahan ang malusog na pangangatawan. Okay mga bata, balik-aral muna tayo. Okay, meron tayong games. Handa na ba kayo sa ating games? Ang ating games ay tinatawag na Sagot Mo, Ipakita Mo. Narito ang panuto. Gamit ang iyong lapis o anumang panulat at papel, board o pwedeng sulatan, piliin ang titik ng tamang sagot at sa loob ng 5 segundo, ipapakita nyo ang inyong sagot. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, ihanda ang inyong panulat at yung susulatan. Para sa unang katanungan, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kilos locomotor? A. B. Or C. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng kilos locomotor? Ano ang iyong sagot? Okay, ang tamang sagot ay titik C. Okay, tama ba ang iyong sagot? Parehas ba tayo ng sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C kasi ang nasa larawan ay naglalakad. Okay, sunod naman tayo. Para sa ikalawang katanungan, anong kilos locomotor ang pinakikita sa larawan? Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay ahas. Ano kayang kilos locomotor ang meron ang ahas? A. Pagtakbo. B. Gapang. Or C. Paglakad. Bibigyan kayo ni Teacher Jian ng 5 segundo para sa inyong pagsagot. Okay, sagot mo, ipakita mo. Ano ang iyong sagot? Tama! Titik B. Titik B ang tamang sagot. Ang ahas ay may kilos locomotor na paggapang, mahusay. Number 3. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng di kilos locomotor? Ibig sabihin, hindi kilos locomotor. A. B. O. Titik C. 5 seconds. Okay, sagot mo, ipakita mo. Ano ang iyong sagot? Very good! Ang tamang sagot ay titik C. Ang pagkain ay kilos di locomotor. Kasi hindi ito umaalis sa pwesto o sa kinalalagyan. Ganon din ba ang iyong sagot? Kung ganon, very good ka dyan. Kasunod naman tayong katanungan. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kilos locomotor?
A. B. O. Titik C. Okay, sagot mo, ipakita mo. Ano ang iyong sagot? Okay, very good. Ang tamang sagot ay titik B. Ang bata ay nagpapadulas. Ito ay kilos, locomotor. Mahusay. Klasin natin. Mga bata, meron ako dito ang tatlong larawan na ipapakita sa inyo. Tingnan natin. Sa unang larawan, ano ang inyong nakikita? Magaling! Ang bata ay paakyat. Napansin niyo ba ang arrow? Opo, nakita natin na ang arrow ay nakaturo sa isang paa kung saan siya ay umakyat ng hagdanan. Okay! Naranasan niyo na ba ang umakyat ng hagdanan? Ano ang iyong naramdaman? Opo. Sunod na larawan. Ayan. Ano naman ang iyong nakikita? Opo, sila ay naglalakad. Naglalakad sila saan? Patungo pataas o patungo sa baba? Tama, sila ay patungo sa as. Okay. Tingnan naman natin ang panghuling larawan. Ano naman kaya ang kanyang ginawa? Tama, pagtalon. Okay. So, kung mapapansin natin, ang mga nasa larawan ay nagpapakita ng mga kilos locomotor. Okay. Tingnan ulit natin ang larawan sa una. Okay, ano kaya ang nagawa niyang linya sa pag-akyat niya ng hagdanan? Ano kayang uri ng linya? Okay, very good. Sigsag nga. Sigsag ang nagawa niyang linya sa kanyang pag-akyat sa hagdanan. Tingnan naman natin yung pangalawa. Ano naman kanyang linya? Ang kanilang nagawa sa pag-akyat. Sa paglalakad, paakyat. Tama! Linyang tuwid, ngunit patayo or pahilis. Okay, very good. Sa pangatlo naman, ano kayang linya ang nagawa ng bata habang siya'y lumundag? Mahusay! Tama! Pakurba! Okay, so ngayon nakikita natin na sa ating pagkilos o pagsasagawa ng mga kilos locomotor, tayo ay nakagagawa ng mga linya. Okay, iba't ibang uri ng linya. Ano nga ulit yon? Ulitin nga natin yung mga nagawa ng mga nasa larawan. Una, sigsag na linya. Pangalawa, tuwid na linya. At pangatlo, pakurbang linya. Mga bata, mahilig ba kayong maglakbay? Sa ano-anong mga direksyon ang iyong nalalakbay? Ang paglalakbay sa iba't ibang direksyon, tulad ng tuwid, paliko, mataas at mababang level. Narito ang larawan ng mga direksyon. Ayan. Pwede mo bang ituro sa akin ang direksyong tuwid? Tama. Okay, ayan ang tuwid na direksyon. Alin naman kaya dyan ang tinutukoy na paliko o pakurbang direksyon? Ituro mo nga. Tama. Ito nga ang paliko o pakurbang direksyon. Alin naman kaya dyan sa larawan ang mataas na level? Pwede mo bang ituro?
Magaling! Ito nga ang mataas na level na direksyon. Panghuli, alin naman dyan ang mababang level? Ibig sabihin, pababa. Tama! Ito nga ang mababang level. Ngayon, alam nyo na ang iba't ibang direksyon tulad ng tuwid, paliko, mataas at mababang level. Ngayon, subukin natin ang inyong mga natutunan. Narito na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumuhit ng mga tsinelas, sapatos o anumang suot sa paa sa inyong kwaderno. Iayos ang mga ito sa hanay ng hindi ito nagbubungguan. Sagutin ang mga tanong sa susunod na slide. Unang tanong, ano ang iyong naiguhit? Ito ba'y tsinelas, sapatos, o anumang sinusuot sa paa? Pangalawa, meron bang mga bahagi nito ang magkadikit? Wala, okay. Masasagot natin ang pangatlo. Paano mo napanatili na hindi magkakabungguan o magkabungguan ang mga ito? Tama, sa pamamagitan ng pagguhit ng di magkadikit. At syempre, may direksyon din. Mahusay! Narito na ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Maglakad ng tuwid, paliko, pakurba, pasigsag, mataas at mababang level. Maaaring humingi ng gabay mula sa kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay. Gawing gabay ang mga halimbawang guhit sa ibaba. Tingnan natin. Okay. Sa una ay ang tuwid. Pangalawa, paliko. Pangatlo, pakurba. Pang-apat, pasigsag. Sunod, mataas na level. At panghuli, ang mababang level. Naisagawa nyo ba ang mga gawain? Sukatin ang iyong kakayahan matapos may sagawa ang mga gawain mula sa naunang slide. Gamit ang talanayan. Lagyan ng check ang angkop na hanay. Meron tayong tatlong pamantayan. Una, naisagawa ang lahat ng mga kilos locomotor. Pangalawa, naisagawa ang mga kilos locomotor sa tamang direksyon. At panghuli, naisagawa ng maingat ang mga kilos locomotor. Kung iyong naisagawa, lagyan ng check. Kung ang mga kilos naman ay di naisagawa, lagyan ng hanay ng di naisagawa. Mga bata, tayo'y aawit. Para sa ating gawain sa pagkatuto, bilang tatlo, awitin ang kantang Ako ay May Lobo. Lumakad ng pakanan at pakaliwa habang inaawit ito. Narito ang awiting Ako ay May Lobo. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isagawa ang mga gawain pisikal batay sa iyong sagot sa tanong. Hayaan ang iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda na basahin ang mga tanong para sa iyo. Narito ang apat sa mga pagpipilian mo. Lumakad ng pasulong. B. Lumakad ng pasigsag. C. Tumakbo ng malumanay. Titik D. Lumundag ng marahan. Unang tanong, alin sa mga sumusunod
ang direksyon ng kilos kung aakyat ka ng hagdan. A. Paliko. B. Pakurba. C. Tuwid. D. Mataas na level. Ano ang iyong sagot? Maaari mo ba itong bilugan o ituro? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik D. Kung tayo'y aakyat ng hagdan, tayo ay gagamit ng mataas na level na direksyon. Okay, mahusay. Sunod. Pangalawa, ang kilos pa kanan at pa kaliwa ay nagsasaad ng direksyon na blank o patlang. Ito kaya ay A, paliko, B, mataas na level, C, tuwid, o titik D, mababa na level. Ituro mo nga ang sagot. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik A, direksyon na paliko. Pangatlong tanong, ano ang direksyong kung ikaw ay naglalakad sa pabilog na daan? Uulitin ko, ano ang direksyon kung ikaw ay naglalakad sa pabilog na daan? A. Paliko. B. Mataas na level. C. Tuwid. D. Pakurba. Maaari mo ba itong bilugan? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik A, paliko. Titik B, lagyan ng check sa angkop na hanay kung ang mga kilos locomotor ay naisagawa mo na. Kung hindi pa, isagawa ito sa tulong ng inyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda. Narito ang rubrik sa pagsasagawa. Meron tayong physical na gawaing apat. Yun ay kilos locomotor o mga kilos locomotor. Una, paglakad. Pangalawa, paglukso. Pangatlo, pagtakbo. At pang-apat, pagkandirit. Okay, naisagawa mo ba ang apat? Kung naisagawa mo, lagyan ng check ang naisagawa. Kung hindi naman naisagawa, lagyan ng hanay ng hindi naisagawa. Maliwanag po ba? Ang susunod na gawain ay napakadali at alam kong kayang-kaya ninyo. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Sagutin ang mga tanong, isulat ang oo o hindi. Ayon sa mga payag, gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Nakapaglalakbay ako ng wasto sa tuwid o palikong daan. Ito ba ay oo o hindi? Alright, oo. Pangalawa, nahirapan ako sa mababang level at hindi nahirapan sa mataas na level. Ito kaya ay tama? Mahusay, hindi. Hindi rin ba ang iyong sagot? Okay, hindi. Tama, hindi nga. Okay, pangatlo naman tayo. Nakapagsagawa ako ng gawaing pisikal sa pamamagitan ng mga kilos locomotor. Pangatlo, nakapagsagawa ako ng gawaing pisikal sa pamamagitan ng mga kilos locomotor. Ito kaya ay oo o hindi? Tama, oo. Tayo ay nakakagawa ng mga pisikal na gawain
sa pamamagitan ng mga kilos, locomotor. Pang-apat, nakapagsasagawa ako ng iba't ibang kilos locomotor sa iba't ibang direksyon. Oo o hindi? Nakapagsasagawa ako ng iba't ibang kilos locomotor sa iba't ibang direksyon. Ano ang iyong sagot? Oo o hindi? Very good! Oo! Pangusay! Panglima, nasisiyahan ako sa mga pisikal na gawain sa pamamagitan ng kilos locomotor ng may koordinasyon. Oo o hindi? Mahusay! Ang tamang sagot ay oo. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Una, pagdaan o pag-ikot sa rotonda. A. Ito kaya ay tuwid? B. Paliko? C. Sigsag? Okay, sa pagdaan daw natin o pag-ikot sa rotonda. Pag sinabing rotonda, ito ay ano ang nakikita nyo sa larawan? Ito kaya ay tuwid na direksyon, palikong direksyon, o sigsag na direksyon? Tingnan ang nasa larawan. Okay, ito ang rotonda. Ayan, anong direksyon kaya ito? Turo mo nga ang sagot. Tama, ang tamang sagot ay titik B, palikong direksyon. Sunod. Pangalawa, pagtawid sa tulay. Tingnan natin ang tulay. Ano kayang direksyon meron ang tulay? Okay. Ulitin ko nga ulit yung pagbuhit. Ayan. Ano ang nakikita nyo? Ito kaya ay tuwid, paliko, o pasigsag? Ituro mo nga ang sagot mo. Okay, mahusay. Ang tamang sagot ay titik B. Tama, ito ay paliko. Sunod naman, pag-iwas sa mga sagabal. Okay, ito yung tinatawag nating mga sagabal. Ito yung sagabal. Ito yung tinatawag nating mga sagabal. Ano kayang direksyon kapag tayo'y mag-iiwas? Tingnan nyo ha, iguguhit ko. Ayan, kasi iiwasan natin yung mga sagabal. Ano kayang direksyon? A. Tuwid. B. Paliko. C. Sigsag. Turo mo nga ang iyong sagot. Tama, mahusay. Ang galing naman, titik C. Kung tayo'y iiwas sa mga sagabal, tayo'y makakagawa ng sigsag na direksyon. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, narito na. Tukuyin ang larawan. Isulat ang iyong sagot sa pinagsama-samang maliliit na kahon. Kaya yung mga kahon. Okay, ito ang mga kahon. Nakikita nyo ba yung mga kahon? Okay, ito yung linya. Ito yung linya na sinasabi. Anong linya kaya ito? Anong titik ang nawawala? Meron na tayong titik I. Ano kayang linya ito? Sige nga, hulaan mo ang sagot. Anong linya kaya ito o direksyon? Mahusay, ito ay... Ayan, basahin mo nga yung sinusulat ni teacher. Nababasa mo ba? Sige nga, basahin mo nga ng malinaw. Okay, very good. Tuwid. Ito ay tuwid na direksyon. Okay, sunod naman tayo. Okay, ano ang iyong nakikita?
Ano kaya ang tawag natin sa direksyong ito o linyang ito? Okay, naisagawa natin to kanina. Ano kaya ang nawawalang mga letra? Sige nga, sulat mo nga ang iyong sagot. Mahusay! Ang tamang sagot ay... Ano? Okay, very good! O, basahin mo ngayon sinusulat ni teacher. Sig... Sag! Very good! Magaling! Sigsag nga! Sigsag ang tawag natin sa direksyon na to. Okay, next! Ano naman kayang direksyon ito o linya? Tama! Ang tamang sagot ay... Sige nga, basahin mo nga yung sinusulat ni teacher. Okay, very good. Ito nga ay kurba. Okay, very good. Ito nga ay kurba. Okay. O, tingnan naman natin. Yung linyang ito o direksyon na to, ano kaya ito? Okay, very good. Ito ay linyang... Oh, sige nga, basahin mo nga to. Linyang liko. Okay, very good. Linyang liko. Gawain sa pagtatuto bilang 8. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. Gawin ang mga kilos na nakasaad sa mapa upang makarating sa nakasaad na lugar. Dahil hindi pa maaaring lumabas, gawin ito sa loob ng tahanan. Ayan, nakikita mo ba ang nasa larawan? Maaari mo ba itong gawin? Sabi dyan, lumakad ng sangkong hakbang. Lumiko sa kanan. Kasunod nito, lumundag ng pasigsag pa kanan. Kasunod, lumakad muli ng pakurba na may 5 hakbang. At panghuli, nasa bahay ng tiyahin. Ayan. Sa tingin ko, madali lang ito. B. Gumuhit ng isang mapa papunta sa iyong paaralan. Gawin ito sa tulong ng iyong magulang o sino mang kasama sa bahay. Gamitin ang mga kilos locomotor at iba't ibang... C. Gumupit ng isang larawan nagpapakita ng kilos locomotor na may iba't ibang direksyon. Gawin ito sa tulong ng iyong nanay o sino mang kasama sa bahay. Para sa huling gawain, narito na ang gawain sa pagtatuto bilang 9. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Okay, mga bata, narito na ang talata. Akin muna itong babasahin. Anong sabi sa direksyon? Inyo itong pupunan. Pupunan nyo ang patlang ng tamang sagot at pipiliin inyo ito sa loob ng kahon. Okay. Sa pamamagitan ng mga blank, maaari kang makabuo ng mga gawaing pisikal ng may koordinasyon. Ano kaya ang tamang sagot para dito? Naiisip mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay direksyon. Ang galing naman. Ulitin nga nating basahin ang talata. Sa pamamagitan ng mga direksyon, maaari kang makabuo ng mga gawaing pisikal ng may koordinasyon. Ayan, tama nga. Kasunod tayong patlang. Dapat kang blank sa nakaaaliw at kasiyasiyang mga gawaing patlang. Ano kaya ang dapat nating isagot? Mahusay! Ang sagot ay makilahok. Dapat kang makilahok sa nakaaaliw at kasiyasiyang mga
mahusay, physical na gawain. Gawaing physical na may koordinasyon. Makatutulong ito sa iyo upang lalo ka pang maging okay. Alin kaya diyan ang tamang sagot? Tama, malusog. Ito ay makatutulong sa iyo upang lalo ka pang maging malusog. Mga bata, ating tandaan. Ang paglalakbay sa iba't ibang direksyon tulad ng tuwid, paliko, mataas at mababang level sa pamamagitan ng kilos locomotor ay maaari mong gawin ng may kasiyasiya.